Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ako po pala si Teddy Forlanda at kung bago ka sa aking channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe. Okay, so let's begin. Ang topic ko po ngayon ay tungkol sa NPD o Narcissistic Personality Disorders. Magbibigay po ako ng mga traits ng isang narcissist. Okay, number one, wala yung empathy. Yung mga narcissist, wala sila nito yung empathy sa ibang tao at hindi nila kaya ilagay ang kanilang sarili sa sitwasyon ng isang tao. At halimbawa, magbibigay po halimbawa, ano po kung ang halimbawa isang mag-asawa, ano po, at narcissistic ang isang asawa, either babae yun o lalaki, ano po, at dumating ang pagkakataon na sila ay nahirapan at nasa pagsubok. Ang narcissist po ay hindi nila kaya yung matanggap. At wala yan silang empathy at wala silang pakialam. Ang gagawin niyan ay, kung halimbawa ikaw ay isang lalaki at ikaw ay nawala ng trabaho, hindi yan matanggap ng isang narcissist. Ang gagawin niyan ay lalayasan ka niyan sa halip na suportahan ka. Talagang yung kanilang timing talagang nandun na yung talagang down na down ka, dun kanila lalong ila-down at iiwanan sa halip na ikaw ay kanilang suportahan, na palalakasin ang kalooban mo dahil ikaw ay nawalan nga ng trabaho. Ang gagawin niyan, talagang iiwanan ka niyan. Gusto niya lalo ka mag-suffer. Yan ang mga narcissist. Masaya sila na nakikita nila nagsasuffer yung ibang tao o lalo na yung kanilang partner. Bagaman ang narcissist ay maaaring mabait sa ibang mga tao, pero ang totoo sa kanilang mga partner o sa asawa ay masyadong walang awa at walang pakialam. Ang lagi nilang iniisip ay ang kanilang sarili lamang. Yan po. At ang susunod, mahilig sila mag-gaslighting. Okay, yung perception mo ay parang babaguhin nila. Parang ikaw ay malilito na parang, teka muna, iisipin mo na parang tama ba itong sinabi ko. Parang ginagawa niya parang ikaw ay isang baliw na yung sinabi mo, palalabasin niya na parang ito ay hindi naman nangyari, hindi naman ito totoo. Binabalik na, tinitwist yung mga bagay na sinasabi mo. Kaya maganda pagka mayroon kang kausap na narcissist, i-re-record mo para na sa ganun, mayroon kang mga ebidensya dun sa mga sinabi niya, sa mga inconsistencies ng kanyang mga sinasabi. Ayun, para kung sa susunod na pag-uusap ninyo ay pwede mo pakinig sa kanya yung recorded na usapan ninyo nung una, na sinabi niya ganito, tapos bigla nag-usap kayo ulit, iba na naman yung kanyang sinasabi. So, pabago-bago, inconsistent sila. At ito pa, madali po silang maboring yung mga narcissist. Hindi nila kayang mag-isa sapagkat lagi yan sila nagkikrave ng validation at attention sa ibang tao. Ang mga narcissist person po, pag yan ang nag-iisa, nag-iisip yan kung anong kanilang gagawin. At syempre, gusto niyan lagi ay merong nagbabalidate. Yung supply na sinasabi yan, supply. Supply ng kanilang validation, ng kanilang attention. So, ang mga narcissist po ay mahilig yan mag-crave ng attention sa ibang tao at validation sa ibang tao. Gusto nila sila ay laging pinupuri at sila ay binavalidate ng ibang mga tao, either kaibigan nila, kamag-anak, o mga kakilala nila. Ang mga narcissist po ay feeling superior sa ibang tao. Nakiramdam nila na sila ang pinakamagaling, na sila ang sentro ng universe. O, di po ba? Ganyan ang mga narcissist na mga tao. So, ang mga narcissist din po pala ay mga tamad sa mga gawain sa bahay. So, ang narcissist ay hindi yan kumikilos sa bahay. Kagaya ng mga gawain na pagwawalis, paglilinis, paglalaba, paghuhugas ng pinggan, at iba't iba pang mga gawain na kailangan gawin sa bahay. Bakit nga naman sila gagawa at hindi naman bagay sa kanila yung mga ganong gawain? Sapagkat, pakiramdam nila, napakakinis ng kanilang kutis, ang kanilang balat, at baka magasgasan nga naman sapagka tingin nila superior sila.
Kaya sa halip na sila gagawa, ang paggagawin niyan mga yan ay ang kanilang mga either kapatid nila o yung magulang nila ang kanilang inuutusan na gumawa. Halimbawa, kagaya mamamalengke, hindi yan sila mamamalengke. Or magwawalis, hindi mo makikita yan na magwawalis, maghugas ang plato, maglalaba. No. Hindi ganun ang narcissist sapagkat iniisip nila na ayon ay hindi bagay sa kanila. Dahil sila nga ay superior. At ang mga narcissist pala ay nag-harbor yan ng mga ng hate, may inggit, galit sa ibang tao. Lalo na yung mga tao na nakikita nila na nagtatagumpay at ayaw niyan sila na natatalo o nalalamangan ang mga narcissist. So, maiinggitin yan sila at laging kinukumpara ang kanilang sarili dun sa ibang mga tao na nakikita nila na nagiging successful o nagiging maganda ang takbo ng buhay. So, ganyan po sila. Ito pa po pala, wala yung respeto sa iba, mga narcissist. Bagaman makikita mo sila, yung mga ibang narcissist mabait sa ibang tao. Pero sa kanilang mga partner, sa kanilang mga asawa, ay hindi sila kabaligtaran yan. Wala yan sila respeto at wala yan silang pakialam. Ang mga ano yan, either covert narcissist yan or overt narcissist. Ganyan sila, mahilig yan sila, magaling mag-manipulate yan. Yung mga narcissist po ay master manipulator. So, controlling din sila, mahilig yan, yung kinokontrol. Gusto nila na hawak-hawak ka nila, na nakokontrol ka nila, na ikaw ay laging susunod sa kanila at hindi sila susunod sa iyo. At ang mga narcissist ay ang turing niyan sa tao ay isang tools na ginagamit. At kapag ang isang tools ay wala nang pakinabang sa kanya at nakuha niya na yung gusto niya rito at wala na siyang mapapala, naghahanap yan ng panibagong supply na ipapalit doon sa tao. Halimbawa, sa sexual partner, ano po? Ang mga narcissist ay cheaters din po yan sila. No? Hindi yan makontento sa isa. So, palagi yan sila naghahanap, nag-explore, sapagkat madali nga silang maboring, so naghahanap yan ng mga validation sa ibang tao, at pagka nakuha ng lang gusto nila ay jajump na naman sa another relationship. So, wala silang relasyon na tumatagal sapagkat pag naboring sila, iiwanan nila itong isa. At pag may nakita silang mas greener pasture o mas maganda yung katayuan sa buhay, lilipat sila doon sa partner na yun. So, ang mga yun, ang buhay nila ay parang promiscuous din sila. Yung mahilig yan sa iba-ibang mga partners. So, mag-iingat po kayo. Baka yung iba dyan may mga sakit na. O kaya, buntis yan. Baka hindi mo anak. Pagkat ganun nga sila patalon-talon ng partner o ng relationship. Hindi yan makontento sa isa ang mga narcissist. At ano pa ba? Mahilig yan sa mga silent treatment. Ano po? Isha-shutdown ganyan. Walang communication, wala. Puputulin niya, totally. Habang siya ay gumagawa ng mali. Halimbawa, siya ay partner mo, ano? Ika-cut out ka niyan sapagkat ayaw niya na malalaman mo yung kanyang mga ginagawa, which is maaaring meron na siyang ibang kinikita na lalaki o babae kung ano man na kanyang partner na itinatago. At pag sila ay nahuli mo, yung mga narcissist na yan, mahilig yan sa yung tinatawag na darbo. I-deny nila yan, deny to death yan sila, deny to death. At pagkatapos, ikaw naman ang kanilang aakusahan na ikaw ang gumagawa ng mga bagay na ibinibintang mo sa akin. I-reverse nila yan, re-reverse. Babaliktarin nila yan na ikaw ganito ka, ganyan ka. Samantala, nahuli mo sila sa akto or sa text message or sa anumang mga pictures or video na may ebidensya ka naman talaga na totoo na sila yon at may kasama silang iba. Kung lalaki, may kasama ang babae. Kung babae, may kasama ang lalaki. Pero i-deny nila yan. I-deny.
At galit yan, magagalit. Dadaanin yan sa emosyon, galit, nataas ng boses yan. At wala yung pakialam sa sasabihin ng iba, kahit magwala yan, na para silang batang maliit na 2 years old na alam mo yon, na hindi mo binigay yung kanyang laruan na gusto. Parang ganun yan yung mga narcissist eh. Para silang bata sa tao na matanda na, pero parang bata yan kumilos. At yung emotion yan ay hindi nila makontrol yung mga narcissist. Sila rin ay mga liar, pathological liar, mga sinungaling. At hindi yan nagsasabi ng katotohanan. Kaya nga maganda pagka ang mga narcissist ay kausap ninyo, yan ang pinakamaganda, i-re-record mo yung mga sinasabi niya para nang sa ganun pagka pinakinggan mo. Yung inconsistencies naandun eh, laging naandun. So, sinungaling sila. Hindi yan sila nagsasabi ng totoo. At ano pa ba? Nag-iisip pa po ako eh. Pero ganito, kung kayo po ay may alam pa na maaari nating idagdag. Actually, marami pa ako naiisip, kaya lang eh, alam mo yun, iisa-isahin natin eh, madami. So kayo, mag-comment below po kayo kung may alam kayo na iba pang traits ng isang narcissist o merong NPD o Narcissistic Personality Disorder. So, disorder po siya, no? Yung narcissist. Yung mga ganyan po kasi, kanya, lagi yan, nagsikrave sila ng attention at validation sapagkat may mga issue yan, nung kanilang kabataan na sila ay hindi binavalidate, hindi sila pinapansin. At yung iba naman ay galing sa mga broken family na alam mo yon, lumaki na hiwala yung nanay at yung tatay. So hindi nila alam kung paano nila i-manage yung kanilang emotion, i-handle yung kanilang difficulties na nararanasan. Kaya ano rin yan sila, yung mga broken din. So gusto nila makita rin yung ibang tao na mag-suffer at masaya sila na nakikita nila yung ibang tao na nagsasuffer. Yan ang mga, ganyan ang mga po ang mga narcissist. So guys, with that, comment below lang po kung kayo ay may alam pang ibang traits ng isang narcissist na hindi ko pa po nabanggit. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli, have a blessed day.